Alerto, mga Filipino senior citizen. Naku po, mahigit 6 million na ang kasali dito. Huwag nang magpahuli para kayo makasama sa ayuda ng gobyerno gaya ng Universal Social Pension, Cash Gift at iba pa. Yan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Sana po kayong dako sa mundo. Kumusta mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon sapagkat mahigit 6 million na po ang kasali dito at sigurado nang makaka-avail, makakasali sa iba't ibang ayuda ng gobyerno gaya ng Universal Social Pension at Cash Gift at iba pa mga ka-vlogs. Ano nga ba ito? Bago natin yan pag-uusapan, kung bago ka palang dito sa aking YouTube channel o di kayo hindi ka pa nakasubscribe, abay i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay niyo po sa all para updated naman kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Mabalik tayo dito sa sinasabi po nating mahigit 6 million na po ang kasali. Ito nga po ang NCSC database registration. Yes, mga ka-vlogs, kung makikita niyo po sa inyong screen, nasa mahigit 6 million na po, no? 6,149,000 mahigit, no? Ang ating mga rehistrado na sa NCSC database. So, ibig sabihin po, ito ay nangangalahati na sa target ng NCSC, no, na naparehistro ang nasa mahigit 12 million na mga Filipino senior citizens. Sapagkat ang datos po ng PSA at ng DSWD ay nasa mahigit 12 million na po ang bilang ng mga Filipino senior citizens na nabubuhay ngayon dito sa Pilipinas or nasa abroad. So, yun po yung target na ipaparehistro dito sa NCSC database. Kasama na po yung mga may iba't ibang pension gaya ng SSS pensioners, no, GSIS pensioners, PVAW pensioners at iba pang tumatanggap ng mga pension. So, kasama na. So, kaya nga umabot siya ng nasa mahigit na 12 million na target na iparehistro dito. So, sa ngayon, nasa 6,100,000 plus na po yung tinatawag natin na rehistrado sa NCSC database. So, kahit paano, no? Nadagdagan po, nangangalahati na tayo at ito nga po yung mga tumugon sa panawagan ng NCSC at syempre pa sa paulit-ulit nating pagpapaalala sa inyo pag pagbibigay ng anunsyo sa mga upload videos natin na kailangan nyo ng mag-register sa online database ni NCSC. So, ito na yung resulta at you expect na madadagdagan pa ito mga ka-vlogs, no? Dahil sabi ko nga kanina, kalahati pa lang tayo sa 12 million, no, na dapat marehistro sa NCSC database. So, gaano ba kahalaga talaga itong NCSC database? Bakit kailangan mag-rehistro ang ating mga Filipino senior citizen? Of course, naka-line up dyan ang lahat ng programa, mga benepisyo, no, mga ayuda, no, para sa ating mga senior citizen. Dahil sa ngayon, ang namamahala po sa mga benepisyo ng mga senior citizen ay ang ating DSWD. So, by next year, 2025, ay magkakaroon na po ng transition or pagsasalin ng pamamahala mula DSWD to NCSC, no? Para nga po dito sa kapakanan ng mga senior citizen. Ang NCSC po kasi mga ka-vlogs ay talagang nilikha po under the office of the President of the Philippines mga ka-vlogs para po siyang talagang mamamahala sa lahat ng mga benepisyo at ayuda kapakanan ng ating mga Filipino senior citizen, no? Dahil marami po ang trabaho ni DSWD, no? Napakarami nilang jurisdiction, napakarami nilang function
So, yun po yung rason bakit nag-create, no? Lumikha ng NCSC or the National Commission of Senior Citizen, no? NCSC. Under po ito sa opisina ng Presidente ng Pilipinas. So, sinasabi naman ng batas na magkakaroon ng transition from DSWD to NCSC, mga kablog. So, expect natin yan next year. So, ngayon, ang programa kasi bakit kailangan mag-rehistro sa NCSC database sapagkat meron pong mga detalye na kailangan po na makuha ng NCSC database na wala po doon sa OSCA, na wala po doon sa DSWD, na wala po doon sa MSWDO or CSWDO, mga kablog. So, kahit po tayo na-rehistro na sa OSCA or sa DSWD Regional Office, no? Kahit tayo ay benepisyaryo na ng social pension, no? Kailangan pa rin nating mag-rehistro sa database ni NCSC. Separate po ito, mga ka-vlogs, no? Hiwalay po ito. So, yun po yung iniinganyo natin sa ating mga Filipino senior citizen. May pension or wala, mahirap or wala, benepisyaryo ng social pension o wala, may trabaho o wala, lahat po kayo basta 60 years old pataas na mga Filipino senior citizen, kailangan na kayong mag-rehistro sa NCSC database. Ang website po ay ang www.ncsc.gov.ph. Ilan sa mga programa po naka-line up dito sa NCSC, mga ka-vlogs, once tayo magparehistro, number one po, of course, isasalin na nga ang mga benepisyo at ayuda. NCSC na po ang mamamahala sa social pension na ngayon ay 1,000 piso po bawat buwan at merong 12,000 pesos bawat taon na hinati po sa dalawang payout, no? Every 6 months, mga ka-vlogs, kung saan makakatanggap ng 6,000 piso. So, NCSC na po ang mamamahala sa social pension na para sa mga indigent na mga senior citizen, no? Ating mga indigent senior citizen na benepisyaryo ng social pension, nasa mahigit 4 milyon yung bilang nila, mga ka-vlogs. So, pangalawa, itong ating tinatawag na 10,000 piso na cash incentive para po dito sa ating mga senior citizen na may edad na insaktong 80, 85, 90 at 95 years old. So, matapos nga pong amindahan yung Republic Act 10868 na tinatawag natin na Centenarian Act, naamindahan ito noong February 2023 at nalagdaan po at aprobado ng Pangulong Marcos nitong taon lamang, 2024. No? Itong expanded Centenarian Act na kung saan magbibigay ng cash incentive na 10,000 pesos para sa mga may edad 80, 85, 90 at 95 years old. Pangatlo, syempre yung ating mga centenarian na mga lolo at lola, yung maumabot sa 100 years old, no? Existing pa rin po yung 100,000 pesos, no? Nasa batas yan, yung Centenarian Act of 2016, kung saan po, once na aabot po ang senior citizen sa edad na 100 years old, siguradong magkakuha ng 100,000 pesos na cash incentives mula sa pamahalaan. At of course, the letter of the felicitation mula sa Presidente ng Pilipinas, no? Letter of felicitation ang tawag doon, or sulat ng pagbati, mga ka-vlogs. And iba pang mga ayuda at benepisyo, no? Ang inaabangan natin ngayon yung universal social pension, yung saan nasa Senado na. Kaya nga po sinasabi natin at sinasabi din ng NCSC na lahat talaga ng senior citizen dapat makarehistro sa NCSC database, no? May pension or wala, wala na talagang pili, no? Mahirap or wala, lahat basta 60 years old pataas kailangan makarehistro, sapagkat once na papasa sa Senado itong universal social pension, mga ka-vlogs, at magiging isang ganap na batas, ay lahat na po ng senior citizen ang makakatanggap ng 1,000 piso na buwan ng pension. Wala nang pili, wala nang tatawagin na indigent senior citizen. So lahat na po, kaya nga universal, no? Universal pangkalahatan, universal social pension. Kaya nararapat talaga
no? Importante na marehistro kayo sa database na NCSC sapagkat yun po yung priority. Kung wala kayo sa database, hindi kayo makaka-apply, hindi kayo makakasali, hindi kayo magkakaroon ng 1,000 piso na muha ng pensyon, mga ka-vlogs. And of course, no, yung 10,000 piso na cash gift na for 80, 85, 90, and 95 years old at yung centenarian cash gift na 100,000 pesos ay para yun sa lahat, no? Mahiyaman or mahirap, no? Walang pili din po yun, mga ka-vlogs. So, yun po yung rason bakit kailangan magparehistro sa NCSC database. Ulitin ko po ha sa mga hindi pa marunong kasi napakarami talaga nagko-komento sa comment section sa ating mga videos, nagme-message sa aking Facebook page Messenger na hindi sila marunong mag-rehistro online, no? Magpatulong kayo sa inyong anak, sa mga kasama niyo sa bahay. Magpatulong kayo, madali lang naman mga ka-vlogs, no? Magpaturo lamang po kayo sa kasama niyo sa bahay. Uli kayo sa OSCA office, no? Yung mga barangay organization nyo, senior citizen barangay organization, yan, magpatulong kayo. Well, anyway, no, meron naman pong plano ang NCSC na magkaroon po ng caravan, no, parang caravan every barangay na tutulong sa mga senior citizen na magparehistro online, no, para ma-assist po sila. So, maaari kayong magkipag-ugnayan sa inyong OSCA office. Pero, no, sa inyong pamilya talaga, meron naman talagang marunong dyan mag-online. Magpatulong lamang po kayo, ha, sa mga hindi marunong magparehistro. So, uulitin ko ang website ay ang www.ncsc.gov.ph. Uulitin ko sa ngayon, nasa 6 million mahigit na po ang rehistrado. Huwag ka na magpahuli para hindi mahuli sa ayuda at benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen na bigay ng pamahalaan na. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga nais na mong maging miyembro, pwedeng-pwede, andyan po ang ating join button. Mamili kayo ng mga perks, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to, kahit paano nabigyan tayo ng paalala at napag-uusapan natin ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.